Good morning mga checkmates. Kumusta? Happy gardening. Wala na ba kayong paglalaga ng sobrang sobrang dami ng mga halaman? Hindi ba naiinitan ang inyong halaman? Lagi bang pinapatay ng mga alaga ninyong hayop ang inyong mga bulaklak? Worry no more kasi ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng vertical nursery. Dahil sa sobrang dami siguro ng mga halaman ninyo sa bahay ay wala na kayong paglalagyan. Kaya gumawa ako ng isang vertical nursery para ito ang magiging guide ninyo para dito ninyo ilalagay ang inyong mga maliliit na mga halaman para hindi sila mapatay ng mga alagang manok o alagang aso. Narito ang aking vertical nursery. Deng, dada, deng. Wow! Itong vertical nursery ko ay nilagay ko lamang sa alambre. Kasi sobrang dami na ng mga tanim namin sa bahay ay wala na akong paglalagyan. Kaya naisipan kong gumawa ng isang vertical nursery. Ito ay isang ano lamang. Ito yung nilalagyan ng mga binibili or tinitinda sa tindahan. Dito sila inuhok, 'di ba? Ito ay nabibili niyo sa mga Chinese store sa halagang 80 pesos lamang. Depende kung anong sizes. At ang size na ito siguro ay nasa 1 meter. 1 meter ang taas nito at half meter naman ang kanyang ang length ay 1 meter, almost 1 meter at half ang kanyang width. Ito ay nabibili sa halagang 80 pesos lamang. Ito ay sobrang ganda kasi saktong-sakto dito ang maliliit na mga halaman na nakalagay sa inyong mga plastic cups. Tingnan nyo. At ang mahalaga ay pwede nyong lagyan ng cellophane para hindi maulanan. Maganda ang cellophane kasi hindi sila nauulanan pero nakakakuha ang inyong mga halaman ng correct amount of sunlight. Kaya hindi tumataas or maganda ang tubo ng inyong mga halaman. Example dito, ito yung petunia ko. Ito ay isang hybrid na petunia. Sobrang ganda ng tubo niya, di ba? Kasi siya ay naaarawan pero hindi nauulanan. Kaya gumawa kayo nito para ilagay niyo dito ang lahat ng inyong mga halaman. Lalo na ang mga mumunting halaman na tumutubo pa lamang. Ito ay aking DIY, do it yourself nursery. Nilagyan ko lamang po ng alambre ba tawag dito or wire, tapos nilagay ko dito sa alambre, tapos dapat lagyan nyo dito ng alambre din or wire dito para hindi sila mahulog. Ito ay sobrang strong, kaya nito ang halos siguro mga 5 kilograms. Tingnan nyo naman, sobrang dami ng aking nilagay na mga halaman sa aking nursery. Kaya nakaka-save ako ng space. Meron pang isa. Tatlo ang level ang ano ko. E dito. Dito ko nilalagay sa first level or sa pinakamababang level ang mga halaman na kaka-transfer pa lamang. Tingnan nyo. Ito yung alisum ko. Kaka-transfer pa lamang. Dito ko nilalagay ang mga halaman na mahihina pa. Hindi pa nila kaya ang sobrang sikat ng araw. Dito naman ang mga halaman na medyo okay na. Established na konti. Pero hindi pa nila talaga kaya ang full sun. Pero dito naman sa pinaka
third or sa last part, dito ko nilagay ang mga halaman na medyo malalaki na, at kung napapansin nyo, mga halaman na may mga ugat na sa kanilang mga caps, kitang-kita na ang kanilang mga ugat. So yun po ang ating vertical nursery. Ito ay sobrang dali gawin at saka mura pa. Cellophane lamang. Ito 80 pesos. Ito pwede ka makakabili nito ng 100 pesos. 'Di ba? Hindi mamamatay ang inyong mga tanim at hindi sila mapapatay ng mga alaga ninyong hayop. Ito naman ang aking alisum. Sana po ay ito pala, ito yung candy tuft ko at ito yung giant pansy ko na tumutubo na rin. Pansy. Ayan, sisimula na silang mag-sprout. Ito yung candy tuft na hindi ko inakala na tutubo. Hindi ako nag-assume na tutubo ito, pero tumubo siya. At yun po, sana ay may nakuha kayong ideya sa aking video. Maraming salamat at please consider subscribing. Maraming salamat. Bye-bye.